Hindi mauuwi sa scam ang pondo ng biofertilizer sa bansa. Ito ang tinitiyak ng Agriculture Department. Target din ng DA ang implementasyon sa buong bansa sa huling quarter ng taon. May ulat si Mark Petalco. Sa huling quarter ng taon, target ng Agriculture Department ang full implementation ng biofertilizer program sa buong bansa. Paliwanag ng Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Leocadio Sebastian, mas maganda ang performance ng biofertilizer pagtag-araw. Ngayong taon din ang procurement process. Pagpasok naman ng 2024, bibigyan ang mga magasaka ng voucher at maaring pumili ng gusto nilang brand ng fertilizer. Naglabas ang DA noong Abril ng Memorandum Order 32 na nag-asaad ng guidelines ng paggamit ng biofertilizer. Layo nitong tulungan ang mga magasaka na mabawasan ang kanilang gastos sa farm inputs. Ayon sa DA, mas makatitipid kung biofertilizer ang gagamitin sa halip na urea. Mas mura yun usually kaysa yung presyo ng urea, kasi yung urea natin ngayon nagre-range siya sa 1,300 to 1,800. Depende sa lugar mo, yung isang sako ng urea. So kung dalawang sako yon, may git ng 2,000 o 3,000 yung dalawang sako ng urea. Habang pag gumamit ka ng biofertilizer, pinakamahal na yung mga gamit mo ay 1,000 or 1,500 ang presyo bawat hektarya. Paliwanag pa ng DA, apektado ang nakukuhang nutrients sa mga lupa dahil sa lubos sa paggamit ng synthetic fertilizers. Kaya naman isinusulong din ng ahensya ang balanced fertilization o paggamit ng organic, inorganic at biofertilizer. Yung synthetic kasi, ang naibibigay lang yan ay nitrogen, potassium at saka phosphorus. Eh yung ibang micronutrient at saka macronutrient, karaniwan yan, hindi na natin na ilalagay kasi nakapokus lang tayo sa synthetic. Yung balanced fertilization, meron kang organic na magpo-provide ng mga micronutrients, vitamins, mga iba-ibang nutrients. Pagkatapos yun namang biofertilizer, siya naman ay makakatulong na mag-improve sa pag-absorb ng halaman. Pag-itiyak muli ng DA, hindi mangyayari ang fertilizer fund scam tulad noong 2004. Yun ang ating objective sa memorandum na yon. Naglagay tayo ng requirements para maiwasan natin yung kinatatakutan natin na scam at saka siguradong maganda at matagumpay yung pagpapalawak natin sa paggamit ng biofertilizer. Paghahanda para sa El Nino ang usapin sa paggamit ng biofertilizer. Ayon kay Telma 5 ng Pag-asa, posibleng pumasok ang El Nino pagsapit ng June, July o August at may 90% chance na magtuloy-tuloy hanggang sa unang quarter ng 2024. Sa kabila nito, sinabi ng Pag-asa na asahan pa rin ang mga pag-ulan. Papasok ang rainy season sa katapusan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Hindi pa naman na ano yung ating tag-ulan, so taginip pa rin tayo. Although towards the end of May ay tagulan na. So pag tagulan na, di huhupa na yung init sa ating ano. So nandun pa rin yung init hanggat hindi pa natin na ano yung tagulan. Mark Fetalco, para sa Bayan.